Isang masayang araw po. Ito po yung ating extension area ng second breeding pen. Wala po yung mga biik dahil kinulong na po at tuturukan na natin ng ivermectin. So ito po yung ating mga biik dito sa expansion area. Hindi po natin kakapunin, hindi rin po tayo magbibigay ng respisure dahil yung respisure ay parang bakuna rin. So may challenge po yon. Ito pong ivermectin ay dewormer lang para po ma-prevent ang external at internal parasites. Kaya ivermectin lang po ang ibibigay natin. Ito ang mas matatandang biik. Ito po ang nasa expansion. At ito naman po ang ating mga mas batang biik na nandito po sa ating original area. So, among reminder lang po, pag nagbibigay ng ivermectin, subcutaneous lang po, sa taba lang itinuturok. Kaya po, hindi sa laman. Kaya po huwag masyadong malalim ang turok ng inyong karayom. Ang ginagawa ko po ay sa may batok ko binibigyan, gawa ng makapal ang taba sa may batok. So sa ilalim lang po ng balat ang punta ng ating karayom. Doon po mapapalagay yung gamot. At 6 months po ang effectivity ng ivermectin pagkaturok. Inihiwalay po nila dito yung mga maliliit pa para hindi masyadong madamay sa rambol. Yan po, dahil na-delay ang ating pagbibigay, kita sa mga batang biik, yan po na nag-uumpisa na po ang mangge o ang galis sa aso. Kaya po naano namin na hindi na pagsabayin, bigyan na natin ng ivermectin. At pag naturukan po yan, sa 1 linggo lang, manunuyo na po yung mga galis na ganyan. Ito po, yung mga mas bata pa na ano rin. So yung pong maliliit, inihiwalay namin para hindi nabubugbog sa kulungan. At makikita nyo po dito na may ilang biik. Yung mga kapapanganak po yon, hindi muna natin tuturukan. Pagkakapon po namin, huhulihin din yung mga yon sa towards the end of October at doon tayo magkakapon sa mga kakaponin po namin ng mga ito. Yung mga bata naman, pwede ko pong isabay na rin ng kapon at tuturukan na rin ng ivermectin. So yun po, mag-uumpisa na. Pakita ko po dun sa unang tuturukan ang sistema namin, pero isa lang po yung kukunan ko. So yan po yung area na kinuskusan ko ng alcohol. Diyan po natin tuturukan. So pakita ko po yung pagtuturok. Pag ganyan po ang turok ko ng ringgilya, paside para sa taba po ang punta. At make sure na yung calibration ng gauge ng ringgilya ay kita ninyo. Ang bigay po nito ay 1 ml per 33 kilos or 0.1 per 3 kilos. So depende po sa timbang ng baboy ang dosage na ituturok natin. Kaya ito pong maliit na to, bibigyan ko ng 0.2. So ganyan lang po ang pagtuturok namin ng ivermectin. Nakatapos na po tayo dito sa expansion area, yung mas matatandang biik. 66 po ang nabakunahan natin dito. Kaya tawid naman tayo dito sa ating original area. Pinakukuha ko lang po yung ivermectin at makakapusin yung ating nakahanda. Dito naman po ay may 52 less yung 3 malalaki dahil naturukan na po yon. So 49 po ang ating tuturukan dito.
Yan pong mga yan, labas yun na yung malalaki. So yung pong 49 na yan, kasama po sa bilang itong naipakita kaninang mas maliliit. So, sa katapusan po, ngayon po ay October 2. So, meron pa po silang another 4 weeks. Sa katapusan ko na sila uling huulihin at kakapunin ko na po noon at magtatanong ako kung pwede na rin tayong magbigay ng respisure. Kung masyado na pong late para sa respisure, yung kapon lang ang gagawin. Yan po, nagtatakbuhan yung mga inahin dahil narinig na nag-iiyakan. Yung mga biik, hinuli lang po yung tatlong malalaki. Nabanggit ko nga po, yung pang-apat noon ay namatay. Pero dito po, so far, yung mga inianak na huli ay okay na sila. Wala na pong nagkakasakit sa mga alaga natin. So, umpisahan ko na rin po yung pagbabakuna ay pagbigay ng ivermectin dito sa ating expansion area naman. Kaya narinig na pong nag-iyakan yung mga biik, kabantay na mga inahin dito sa may kulungan. So ang kasunod pong step din namin gagawin yan, yung mga inahin dito sa expansion area kasama po yung bulugan ay tatawid na papunta dito sa original area. At ito naman pong mga biik dito sa original area ay mag-uumpisa na rin kami magtawid papunta rito sa expansion para po magsama-sama na yung ating mga biik na nakawalay dito sa expansion area. So yan po, umpisa na kami ng pagtuturok. Nakatapos na rin po tayo dito sa original area. 49 po ang naturukan. Pinawalan po natin yung tatlong malalaki. So 52 po yung ating mga biik na nakawala dito po sa ating original area. Yun pong mga umanak, yung nandito sa sulok ay 7 ang anak at yung nandun sa may silungan ay 5. So 12 po yung mga bagong biik dito. Kaya 12 po at saka 52, meron tayong 64 dito sa ating expansion original area. At meron po tayong 66 doon sa ating expansion. Kaya dito po sa likod, may total tayo na 130 na biik. Pero ito pang mga ito ay pang 2025 na. Pero po sigurong ilan na maihahabol natin ng bagong taon. Pero karamihan po sa mga biik natin dito ay 2025 na natin mailalabas na litsunin. Gawa po ng ininda rin nila yung pagtama ng sakit. Hindi po sila namatay, pero dinamdam din po nila, tumumal din ang kain noon, kaya po humina ang kanilang growth rate. Kaya maliliit po sa expected size natin ang kanilang mga laki. So, hindi po kakayanin ng 4 months ng 25 to 30 kilos ng mga ito. Ang obserba na lang po natin nito, ngayong malakas na po silang kumain uli, ay hahabol ba sila? Baka naman po biglang bumulas ang kanilang paglaki ngayong maayos na po ang kanilang pakiramdam at malakas na po silang kumain. So yan po, naturukan na natin ang ivermectin. Kaya pagkakapon na lang po ang ating gagawin niyan. Ayan po ang ating native boar, QB Cross Pampanga Native. Siya po ang naiwan dito. Ito pong barakong ito, napalakas tumalon. Dati ko pong ilinagay ito kasama yung mga dumalaga
Natalon po siya, inaaway niya si Mario. So, mag-aalas 10 na po. Kaya itong mga alaga natin dito ay nag-aabang na ng kanilang pagkain. Hati po ito, meron pong galing dito sa second breeding pen. Meron pong galing sa consolidated. 30 plus po ang mga ito. Hindi ko na po tanda kung ilan yung namatay, pero 20 plus pa naman po itong natitira. So, iniwalay nga po natin sila. Dati po ay dito natin ilinagay. Ay dito po. Sa ating second winning growing pen. Dahil yung hinaharvest natin noon ay nando sa unahan. Tapos po, nakapaglagay na tayo dito at may laman din po yung ating dulo. Nung nagkakasakit po yung mga yon, iniwalay namin kagad ang mga ito para maprotektahan sila. Pero may ilan po na medyo mahina rin na nagkasakit. So, roughly po, 10 ang namatay dito dahil 20 plus pa po itong mga ito. Kung hindi po 32, ay 33 ito nung araw. Kaya po yung isa ron, kita nyo, medyo manipis pa po ang katawan. Ininda po nila yung tama nila noon, kaya po medyo humina ang kanilang kain. Pero ngayon po ay nabawi na ang kain nila. Kaya itong mga ito po ay sigurado nating may hahabol ng December. So yan po ang ating kalagayan ngayon dito sa 4A Animal Farm. Bakante po muna itong mga kulungan na ito. Tulad po ng nasabi ko dun sa likod, pagsasamahin lang po namin sa pen yung 130 natin na biik doon. Sa kabilang pen po, yung mga inahin. Ganun din po ang ating gagawin dito sa consolidated pen. Si ubanin po ay isasama na natin dito sa mga mas matatandang inahin. Pagkatapos po, lahat ng mga biik ay ilalagay natin dito sa pen na ito. Lahat naman po ng inahin ay tatawid doon sa kabilang pen at doon po tayo maglalagay ng barako. Si third po ang ipapasok kong barako doon sa kabilang pen. Dito po ay mga expected pa tayong aanak at actually po ay may mga umanak na. Yan po. Ang isa ko pang problema, yung mga kambing, di namin mapigilan sa pagpasok. Kahit binibigyan na po sila ng sapal, ay nakikikain pa rin. At ito po ay matanda ng bulugan, kaya hindi ko na nakuha kapunin. Pero yan po mga batang bulugan natin, kapunpun lahat yan. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.